Hello po, magandang umaga o gabi. So my name is Police Jacocom, first time ka sa aking channel. So, pag-usapan natin yung dalawang rason kung bakit tayo o kayo magpa-file ng demanda. So, at kung first time ka, no, paki-like naman and subscribe kung okay sa'yo ang ating channel. Ang focus ng ating channel ay criminal law and others na pwede natin pakinabangan. Mahalagang informasyon. So guys, mayroon tayong dalawang rason, pinakadalawang reason kung bakit tayo o kayo magpa-file ng kaso. Kasi ang mag-file talaga ng kaso ay napaka sinasabi sadness, disappointed. So ngayon, wala tayong magagawa kundi sumunod. Yun ang patakaran natin eh. Ang hustisya natin ay hindi lang mabagal, sobrang bagal. So ngayon, meron akong irekomenda o meron akong babanggitin na dalawang lang dahilan kung bakit tayo ay magkailangan mag-file ng kaso. So ngayon, ang una ay ang kung ikaw ay na biktima ay for security and safety purpose. So, anong ibig sabihin nito? For example, ikaw or your relative or kamag-anak mo ay other stranger ay naagrabyado. So, kailangan nating mag-file ng demanda. Lalong-lalo na kung yung suspect ay napaka-delikadong tao. Yun, napaka-delikadong tao. Kailangan natin, kailangan mahuli yun para hindi na makapagbiktima. Kailangan niyang i-segregate sa community. So, sa pamamagitan na mag-file ka ng complaint o ng demanda, ay maaari o posible, 90% na maaari siya at doon siya sa kulungan. Makulong. Maaari, lalong-lalo na pag mga capital offense, ay makulong na habang buhay para hindi na siya makaulit o hindi na makabiktima. Yun lang po, isang dahilan. Safety and safety. Kaligtasan o justice para hindi na maulit. So, ang pangalawang dahilan ay recovery. Yun na, recovery or may iba. Kung ikaw ay naagrabyado, na-damage, tao man yan o physical injury man yan, serious or property mo man ang na-damage. So, kailangan mong as protection, kailangan mong maghabol, kailangan nating magdemanda. Kasi pag naka-file yan ang kaso, sa pamamagitan noon, ay mauobliga yung suspect na makipag-settle or magbayad. In short, para maibalik sa inyo yung nawawala sa atin, nawawala sa inyo, property man yan o partially injured, may balik sa kanya. Kasi kung imaginin mo, kung hindi ka magpa-file ng kaso, kasunduan lamang, hindi siya mauobliga magbayad. So kung naka-file yan, at lalong-lalo na kung mayroon naman pambayad yung tao, so obligado siya. So in fact, kung complainant ka, no, hindi naman puro kinaka-demanda yan, ay hindi na yan matatanggal yung kaso. Mayroon kang privilege or rights na i-withdraw yung kaso. Mag-file ka. Hanggang sa court, kung nakapag-settle na kayo na, both party nakasundo na, ay pwede na kayong, pwede mo nang withdrawin. So, affidavit o desistan lang ang kapalit niya. At take note tayo guys, kung dito sa number 2, sa recovery, ang una mong itatanong dyan, mayroon ka bang mahahabol? Mayroon ka bang marirecover dyan sa suspect? Kasi kung wala naman, eh bakit ka magpapail ng demanda? Kung wala ka naman palang mapapala. Diba? Kung ang purpose mo ay recovery, pero kung yung number 1 ang purpose mo, pwede. Pero kung recovery, at wala naman talagang pambayad, wala. Eh, kahit makulong yan,
Lalong-lalo na kapag ang kaso ay ang penalty ay correctional, prison correctional, ay mahatulan yan, final sentence, mag-a-apply lang ng probation yan. So, in the end, ikaw ay naghahabol, ay talo ka pa. Talo ka pa sa gastos. So, kasi ang kaso ko ay hindi mo masasabi kung kailan matatapot. Depende na lamang yan sa schedule ng court. Ay kung tumagal yung kaso na 3 years, 5 years, 13 years, kung nag-aabang, yung pala, mag-a-apply lang ng ang parosa pala ay prison correctional. O kaya mag-bail lang yung suspect, maglalaban kayo sa court. So, ikaw nag-ahabol, eh, talo ka. So, imbes na kumita ka o maibalik sa iyo yung property o nawawala sa iyo, ay wala. Talo ka pa. So, pag-isipan natin yung pag-ahabol o recovery. Kung sa palagay natin mayroon, buon. Pero kung wala, magdalawang isip kayo. Diba? Dalawang isip kayo. Tingnan muna natin, tingnan nyo muna kung talagang meron kayo makukuha. Kasi kung wala naman talaga, set, tapos na kaso. Purpose mo is recovery. Wala. Wala kang makukuha. Yun po ang dalawang mahalagang kailangan natin pag-isipan kung kayo ay magpa-file ng demanda. Ano ba ang impact sa iyo to? Ano ba ang impact later? Kasi yung kaso ay hindi lang natatapos ngayon, isang araw, isang taon, tatlong taon, limang taon, maaaring 5 years, 20 years na matapos, 15 years pa nga. So, doble ang parusa mo, doble ang damage mo. Nawalan ka na, gumagastos ka pa. So, kusoy. Ano pa? Yun guys, isa lamang yan sa experience kong naobserbahan o na nawala sa libro. Ang pagkakaso ay hindi agad natatapos. I mentioned before, may na-interview akong isang ali na robbery with homicide ang hinahabol niya. Sa tagal na ng panahon at 25 years na, hindi pa natatapos ang kaso. So, justice ang kailangan niya lang, no? Pero sa justice niyang hinihingi, nadubli pa ang sakit, ang gastos niya. Kasi, alam mo ngayon ang kaso, ganito, kahit malakas yung witness, kahit malakas yung ebidensya mo, kapag napabayaan mo yan, sample, meron niyang summon or schedule, tatlong schedule na mawala ka, talo ka na. Una, tapos, pag nawala pa yung witness mo, talo ka na rin. So, maraming consideration para ma-dismiss yung kaso. And yung dalawang yan, ang sa consideration, yung interest sa kaso at witness at ebidensya, dapat ma-maintain yan. Kapag yung witness ay nawala, ay tagilid ka na. Kapag ikaw naman ay tatlong, 3 times na hindi ka maka-attend, talo ka na rin. Kahit malakas yung kaso mo, talo ka na rin. Eh paano kung paalis-alis ka sa bansa, lalong-lalo na kung magpunta ka sa OFW, ay di talo ka na. So kung mag-iiwan ka naman ng SPD, abogado, ay take the risk. So guys, so ayan lang, maikli lamang ang ating briefing dito sa ating how to file a demanda, no? So, kung, by the way, first like and comments para lumakas ang ating channel at ang ating mga video. At muling nagsasabi, my name is Ulysses ko, at hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.